Okay, magandang umaga sa lahat. Okay. Salamat yung mga nandirito na hindi nainitan at sa mga nainitan din, salamat sa inyo. So I hope na ibigay niyo yung inyong puso mamaya at yung kanyang mga tenga para sa pakikinig ng ating seminar. But before that, mayroon po kaming papakitang video sa inyo, yung importanteng video regarding about what is all about the campaign of our president sa battle against drugs or war on drugs. So, makinig muna kayo at tignan natin yung ilang mga slide sa ating video ngayon. Okay, baka sabihin nyo, simple lang o masyadong alam nyo na yung mga pinakitang video. But, sad to say, 50 years way back, ang ating bansa ay talagang involved sa illegal drugs. And ito po yung pinaka-campaign ng aming president, ating presidente Rodrigo Duterte. At the same time, before pa nagkaroon siya ng kampanya, ang battle against drugs sa leadership ng ating buting speaker ngayong umaga ay ipinanganak noong 2008. So, ilan ang mga eskwelahan ang aming napuntahan. Bago ko siya katawagin, bibigyan ko kayong isang illustration regarding about seminar na sama nito. Of course, kayo ay mga pure pa, mga estudyante, mga nakaputi. Iban sa inyo talaga, hindi pa siguro na biktima ng illegal drug. Yung iba sumusubok na at iba na biktima na. At itong seminar na to is all about lahat ng mga nabiktima ng illegal drugs ay umatin sa isang seminar. At merong isang speaker na nagtuturo about drugs. Of course, iba-iba yung ginagamit. Yung iba gumagamit ng marijuana, ecstasy, shabu, at lalo na yung cocaine. At sa isang grupo ng mga surrendering, habang nagsiseminar yung speaker, ay merong isang natutulog, hindi nakikinig. Parang manok, gumagano-ganon yung ulo. At sabi ng speaker, pabayaan yan kasi talagang nagre-recover ng kanyang katawan niyan. Huwag niyo nang gisingin. Pabayaan niyo siya kasi talagang nire-recover niya yung kanyang sarili dahil matagal na sigurong hindi nagsasyabu yan. Kasi kung nagsasyabu pa yun, baka nakadilat yung mata at nakikinig sa seminar. I'm not saying na kayong nakikinig ngayon, nakadilat ang mata, nakasyabu kayo, hindi ganon. Ayun ay mga surrendere. I hope na walang matulog mamaya. Dahil ang mangyayari sa inyo ganito. Habang sa lecture, at mayroong isang natutulog, biglang natapos, of course, natapos yung seminar. At sinabi, sir, natutulog pa rin yung ano, yung isang, ano dito, surrender eh. Hindi na lang natin gisingin, huwag na lang natin gisingin. Umuwi na kayo at uuwi na rin kami dahil oras na. Pinabayaan lang sa session hall yung natutulog eh kasi malapit sa mga bukiri, mayroong mga kambing na kumakain sa labas. At habang yung nandun kumakain yung mga kambing, biglang umulan. Alam niyo yung kambing, yung goat? Umulan. At yung mga kambing pumasok doon sa loob ng session hall. At yung natutulog, ganun ang ganun. Sabi ng kambing na toro, aba, musukol! Gidambang ulo. At yun, nagising siya. Uy, wala na pala, tapos ng seminar. I hope na walang kambing dito mamaya, baka matulog kayo, baka may kambing pumasok, mapalda ang inyong ulo. Are you ready to hear? Okay, ang ating speaker is talagang malaki ang kanyang puso sa gawain. At hindi lang talaga puso, kundi ang kanyang concern at damdamin. Bakit? Mamaya explain niya bakit nagkaroon siya ng talagang a concern sa ating bansa. Dahil po ang ating speaker, isa rin pong biktima sa illegal na droga. So siya na lang mamaya mag-explain. At itong gawain ito, babalikin namin, hindi pa si President Duterte naging presidente. Ito na po yung campaign namin since 2008 until now. By the grace of God, patuloy po kami. Maraming Panginoon, kaya nandirito pa po kami sa inyong harapan. And let's welcome and give him a round of applause, Dr. Danny I. Bornales. Maayong maayong buntag sa tanan. Sorry sa uban sa inyo nga dili makakita sa atong PowerPoint, no? Kung pwede lang unta,
nga makita ninyo, pero imposible man kay huot na tadinhi. So diha sa inyo po, ako lang hangyo, kay di ka mukha kita sa atong gi, atong ipakita din nga mga pictures, maminaw lang tamayo, no? Maminaw na ta. First to my apology, wala ko makuha sa listahan sa atong mga pangalan, sa atong opisyales sa atong school. But, nasabta naman po siguro nila, gusto ko usap ato pagpakan ang atong pinangga na administrator principal. Okay, so sir. Nandiyan ang ato na energetic na MC, si sir. Pagpakan ato. And of course, ang atong mga kauban na mga police officers, upat ni sila kabuok kanon nga kauban, tatlo, okay. Mao ni sila ang kanunay gabackup sa ato, sa atong seminar. Palakpakan nato sila. And then, of course, ang ato na pinangga na guidance counselor, si Ma'am Ruiz. Siya ang nag-facilitate. Nakita makatudlo din eh. And then, may mga kauban ko na mga backup support group. Mao ni sila ang nagtrabaho sa atong video, etc. So, kauban ko ni sila karon, di ko na lang pangalan, pakpakan ko nato sila. And of course, pakpakan po nato ang atong eskwelahan, Bangkal National High School. May usa ka contest, mga pinangga ng mga estudyante. Ang contest ay simple lamang. Tatlo ka school ang contestant. Ang isa sa Cebu City National High School, ang isa naman sa Mandawi National High School, ang isa naman din sa Bangkal National High School. So ang balaod inani, mukanta sila, intro lang akanta, and then tanawon kung kinsa ang pinakadaghan mo barog. So, itawag ang Cebu City National High School. Ang kanta niya, Maunay, di ko kayang tanggapin. Aba, daghan ang mibalog, mga 200. Pagpagkan sila, mibalog 200. Pagabot sa Mandawi, maunaman yung kanta ng Mandawi, kailangan mong bato. Oh, may mibalupot mga 300 bata pilde ang Cebu City National High School. So gitawag ang basak, representative ng basak. Simple lang, maalam ang mga taga-basak. Nung ang mga taga-basak na estudyante na ang mibalup, ingon niya, bayang magiling perla sa silanganan, tanan nagbarog daog ang basak. Bangkal, Bangkal National High School, nanubasak ang nasa una-una. Well, it's good to be with you today. I hope na ang simposyong nato ay makahatag o dako nga edukasyon alang kaninyo sa panahon karon na kamo mga kabataan. Sa inyo, background check muna. Ha? Background check, kabalo mo sa background check? Inyo sa susihon ang kinabuhi niya. O basit kawatan na, basit mamamatay tao na, basit gag-addict na. Ha? Ayaw tanaw sa naong, gwapo ni. E kung gwapo na sila ulo, huwag sa mamakuha ni mo. Ha? Palakpakan na ito mga ladies na ito. Ang mga ladies na ito. Okay. I'm about to close. I'm going to reveal to you the latest, ang pinaka-newest, pinaka-bago na droga invented by Russia. Ang Russia ang nag-invent niya ni gitawag na crocodile or crocodile. Gipangalan kini sa buaya, sa crocodile. Kaya ang buaya, unsang himoon sa buaya? Mga un. Kaya gitawag kini nga flesh-eating drug. Kaunon ang unod mo. Gitawag kini nga the world's
deadliest drug. Tanawo na ito ang mga epekto ni Ang Latinod. Okay? Una.